Hi! Welcome back ulit sa ating channel. So, in this video, ang ating pag-uusapan, ano nga ba ang kahulugan ng letrang M sa iyong palad? Isa ka ba sa mga tao na may letrang M sa palad? Well, kung ganon, para sa iyo ang video na ito. Ang sign na M sa palad ay nagmumungkahi ng labis na swerte para sa pera at love relationship. Ang mga taong may ganitong tanda ay sa pangkalahatan ay strong enterprise at may mapaghangad na layunin, ay may posibilidad na magsikap para sa mga pangarap at hindi sumusuko ng walang nagagawa. Sa makatuwid, madalas nilang nakakamit ang tagumpay, pagkamit ng pagkilala at pagkamit ng katanyagan at yaman bago ang edad na 40. Kung hindi ka pa rin matagumpay bago ang edad na ito, ipinapakita lamang nito na hindi ka nagtatrabaho ng gusto o ang iyong direksyon ay mali. Kaya kahit anong pagsisikap ang gawin mo, hindi ka makakakuha ng tagumpay. Maliban na lamang kung inaayos mo ang iyong estado o nagsusumikap sa tamang direksyon, ikaw ay magiging isa sa matagumpay at mayamang tao. Ang mga babaeng may sign na M ay karaniwang matalino at mahusay sa pamamahala ng mga bagay sa pera, pag-iipon ng kayamanan at pagkuha ng pera mula sa pera. Sila ay mahusay na katulong para sa kanilang asawa pagdating sa pamamahala ng mga pinansyal na gawain. Maaring mag-alok ng payo at magdala ng magandang kapalaran sa kanilang mga partners. Ang mga tao din na may sign na M ay ang mga ipinanganak na master ng negosyo na maaring magtayo mula sa wala at makaipon ng malaking kayamanan na sapat na para sa 4, kahit 5 at 6 na henerasyon. Ang iba naman, upang makakuha ng magandang kapalaran, may nagpipinta ng isang sign na M sa palad gamit ang isang panulat na ginto or pilak. Kung meron kang isang sign M na nagmumungkahi na ikaw ay madaling maunawaan, masigla, mahabagin, malikhain at mahusay sa paglutas ng mga problema na hindi pinapansin ng iba. Kapag naatasan ka na gawin ng isang mahalagang gawain, ikaw ay kumikilos kaagad at matagumpay na natatapos. Ang ilan sa mga tao naman ay naniniwala na ang M sign sa kanilang palad ay nagmumungkahi ng material na tagumpay, habang ang sign na M sa kaliwang palad ay nagpapahiwatig naman ng kahusayan sa espiritu. Ang M sign ay nabuo sa pamamagitan ng 4 na linya na kung saan ay medyo nagmumungkahi na ikaw ay nakatuon sa sarili, disiplina sa sarili at mas malamang na makamit ang tagumpay. Sa natitirang pananaw at masigasig na intuition, napaka-promising mo at bihirang madaya. Minsan, ang mga linya ng ulo, puso at buhay ay lumilitaw sa isang napakatiyak na paraan at mukhang hugis ng isang titik M sa gitna ng iyong kamay. Ang paghanap ng hugis na ito sa iyong kamay ay nagpapahiwatig na makakagawa ka ng isang malaking kapalaran sa iyong buhay at maaabot ang isang posisyon na napakataas na katayuan sa lipunan. Mayroong maraming mga paraan na ang mga linya na ito ay maaring lumusot, ngunit ang pagbuo ng letrang M ay isa sa pinakasikat at pinakakamangha-manghang mga form. Ang isang M ay maaring lumitaw sa isa o parehong mga kamay. Upang malaman kung mayroong kang isang M, ang kailangan mo munang hanapin ang iyong lifeline. Ang lifeline ito ay isang linya na naka-curl sa paligid ng base ng hindalaki pababa patungo sa iyong pulso. Ang iyong linya ng buhay ay maaring doble, broken or criss-cross na may mas maliliit na linya. Ang linya na ito ay hinuhulaan ang iyong kalusugan at mahabang buhay at maaari ring ipakita ang trajectory ng iyong hinaharap. Ang sunod naman na linya na dapat mong hanapin ang iyong headline. Ang linyang ito naman sa pangkalahatan ay pinuto sa gitna ng palad at maaring tingining tuwid o bahagyang naka-curve. Karaniwang nagsisimula ito sa parehong point sa iyong lifeline
sa pagitan ng hinlalaki at ng daliri ng hintuturo. Ang linya na ito ay nagpapahiwatig kung paano ka gumawa ng mga pagpapasya at kung anong uri ng lakas na mayroon ka. Susunod, kakailanganin mong mahanap naman ang isang napakaliit at bihirang linya na tinatawag na line of fate or Saturn line. Hindi maraming mga tao ang may linya na ito, na bahagi ng dahilan na kung bakit ang letrang M ay bihira. Ang linya na ito ay cuts across sa palad mula sa ibaba hanggang sa itaas, marami man or mas tuwid. Para sa ilan ito ay maliit lamang, pero para sa iba ito ay maaring ma-stretch mula sa base ng palad hanggang sa ilalim ng gitnang daliri. Ang linya na ito ay nagpapahiwatig ng isang bagay na wala kang kontrol sa labis na nakakaapekto sa iyong buhay. At ang huling linya na bumubuo sa letrang M, nakakailanganin mong hanapin ay ang love line na naglalarawan sa iyong mga relasyon at buhay ng pamilya. Karaniwan ng linya na ito ay nagsisimula sa pagitan ng index at gitnang daliri at mga curves pababa upang tapusin mismo sa ilalim ng iyong pinky. Kung ang apat na linya na ito ay nauugnay sa hugis na isang letrang M, tulad ng ipinapakita sa itaas sa larawang ito, nangangahulugan ito na ang iyong buhay ay may intersected upang lumikha ng perfectong kapaligiran para sa incredible na kayamanan at kapangyarihan sa lipunan. Ang bihirang hugis na ito ay maaaring nangangahulugan lamang na mayroon kang isang bihirang kapalaran sa katunayan. Kaya basahin ang iyong palad, suriin kung mayroon kang isang maswerteng sign. Ngunit lagi mo lamang tatandaan, hindi mahalaga kung wala ka ng sign ng M na ito. Dahil ikaw ang kumokontrol sa iyong sariling kapalaran, kaya't magsikap ka para sa isang magandang kinabukasan.